This is Diabetic Nutrition Vlog. Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa iyo. So ngayong hapon, ang i-review natin ay kung gaano kataas ang blood sugar increase ng isang pirasong mangga, no? Pero bago yan, ay titimbangin muna natin, no, yung ating mangga. Ayan. So, titimbangin natin. So, may nagawa na ako dito, no? Ito ay 165 grams. Okay? So, 165 grams yan. Ayan. So, titisting muna ako ng aking blood sugar. Ayan. So, bago tayo kumain ng 165 grams na mangga, ay titesting muna natin ang ating blood sugar. Okay? Ayan. Okay? So, medyo nanghihina na ako kay 6 hours may gitna kung walang kinain. Na? So, ang sugar ko ngayon ay 110. Okay, so ito na yung 165 grams na mangga, no? Kakainin natin. So malalaman natin ngayon kung gaano kataas ang increase ng ating blood sugar. Yan guys, natapos ko nang kainin yung isang pirasong mangga, no? Ang isang ganito kalaki ay tumitimbang ng 165 grams, no? So natapos ako ng 6:15, no? So mamaya at 6:45 ay magsusukat ako ng aking blood sugar. Okay guys, so ang isang mangga guys, ang calorie nito ay 107 calorie, no? Ibig sabihin, divide mo lang siya by 4, yun yung kanyang carbohydrates or sugar content, no? So, average sugar ng ganito kalaki, 165 grams ay nasa 25 grams, no? Yung kanyang sugar. So, ang 25 grams na sugar or 20 average ay aabot ng calorie ng 100 plus, no? So, kung i-consume mo yan, kung gagamitin mong energy yung calorie, ay kailangan makapag-jogging ka ng at least 10 minutes na jogging, no? Para maubos yung sugar o yung calorie, no? Calorie galing sa prutas, no? Sa fructose, sa sugar. Mayroon ding calorie galing sa mga pagkain ng taba, ng protein. So, ibang klase ding energy yan. So, yung energy na manggagaling dito, ito yung fructose, ito yung calorie na sinasabi ko, no? So average is mga 100 calorie. So kung i-consume mo siya, 10 minutes na jogging, no? Para mawala sa katawan mo. So pag kumain ka ng isang ganitong kalaking mangga, dapat maglakad ka ng 15 to 20 minutes or mag-jogging ka ng 10 minutes para mawala kagad yung sugar sa katawan mo. Magamit bilang energy natin, no? Okay guys? So after 30 minutes, malalaman natin mamaya kung gaano ba talaga, kung eksakto ba yung kanyang sugar content na sinasabi doon kumpara sa ating response ng ating katawan within 30 minutes. Okay? Ayan guys, eksaktong 30 minutes, no? Natapos tayo kanina kumain ng 165 grams ng mangga ng 6:15. So ngayon ay 6:45 na, no? So, saktong-sakto lang. Malalaman natin ngayon kung ilan talaga, kung tama talaga yung increase ng aking blood sugar doon sa sugar content ng isang mangga, no? Okay? So, ayan na. Malalaman na natin ngayon kung ilan talaga ang aking sugar. Ayan.
Oke. Itu nah. Ya nah. Oke. So lumabas na ang aking sugar ay 138. So ilan? 28, no? 28 milligram per deciliter ang increase. So tamang-tama lang doon, no? Sa sugar content ng 165 grams. So eksakto lang, guys. So pwede, you know? Recommend ko sa inyo sa mga diabetes, kung mababang sugar nyo, tamang-tama lang yung isang piraso, no? Ay 165 grams, meron siyang 28 milligram per deciliter ang kanyang increase ng blood sugar. So huwag niyong ilimit ang sarili niyo na pinagbabawalan kayo ito. Siguro kung takot ka talaga, kalahati lang. Ah? Pero ayun, nakita natin na tamang-tama lang yung eksaktong 165 grams, ang sugar content niya ay 25. No, sumabaw naman ng konti sa akin, naging 28. Siyempre, iba na ang ano ng ating katawan pagka tayo ay diabetic na, no? So, ayan guys. Salamat sa inyong suporta at patuloy niyo akong suportahan sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe. I-hit niyo po yung subscribe at saka yung notification bell para alam niyo po yung mga susunod kong video. So, bukas guys, susubukan kong i-review yung mais, no? So, kung yung bukong mais, no? May nag-request kasi para malaman din natin yung mga mahilig sa mais kung ilan ang increase ng isang pirasong mais. Okay? So, thank you very much.